Taong 1970, Panay Island. Ang kwentong ito ay totoong nangyari noong kabataan ni Tito Pidyo, kung saan naging membro siya ng tinatawag na kulto. 18 anyos pa lamang noon si Tito Pidyo nang umanib siya sa grupo ng isang kulto. Dahil na rin iyon sa panghihikayat ng kaibigan niyan si Samuel, nakasapi na rin ng nasabing grupo. Ang sabi kasi ni Samuel ay malaki ang maitutulong ng samahan nila sa araw-araw nilang pamumuhay. Nagiging masagana ang mga ani nila dahil na rin sa natutupad iyon ng leader ng mga kulto na si Caprimo. Napatunayan niya iyon dahil 2 linggo pa lamang siyang miyembro ay naging masagana na ang kanyang ani sa kanilang sakahan. Kaya naging tapat na siyang miyembro nito. Marami na rin ang napapagaling na karamdaman ni Caprimo. At dahil doon, ay mas marami pa ang umaanib sa grupo nila. Nang araw ding iyon, ay dinala ni Samuel si Tio Pidyo sa kapilya ng mga kulto. Matatagpuan iyon sa mataas na bahagi ng bundok. Habang papalapit sila sa kapilya, ay mas dumadami ang tao na nakikita niya. Nakakapangilabot pa dahil sa kanya nakatuon ang atensyon ng mga ito. Parang may laman ng mga tingin nilang iyon. Idagdag mo pa ang mga itim na kasuotan ng mga taong naroroon. Ilang sandali lang ay may narinig silang tunog na nanggaling sa isang maliit na kampanilyo. Naging alerto ang mga naroroon at isa-isa nang pumunta sa loob ng kapilya. Agad naman nagsuot si Samuel ng itim na t-shirt at ibinigay na rin niya ang isa kay Tio Pidyo. At sinabi nito na sumunod na lamang ito sa kanya. Naganap sila ng mauupuan at nang makaupo na ang lahat ay isang mahabang katahimikan ang namayani sa paligid. Ilang saglit lang ay lumapit na sa gitna ng platform ang isang taong nakasuot ng kasuotan na parang kay kamatayan. Kulay itim din iyon. Nakatalokbong din ito kaya hindi mo makikita ang mukha nito. Siya na siguro ang sinasabi ni Samuel na leader ng kulto. Nagsiluhuran ang lahat ng naroroon maliban sa kanya at napansin iyon ni Samuel kaya agad siya nitong sinenyasan na lumuhod. Lumuhod na rin siya. Bumalik na lamang sila sa pag-upo nang sabihin iyon ni Caprimo. Kamusta kayong lahat? Ngayong araw ay madadagdagan na naman ang ating kasapi. Lumapit kayo sa gitna. Ani ni Caprimo at lumapit na sa gitna ang isang matandang lalaki at isang babaeng mataba. Siniko ni Samuel si Tito Pidyo at sinabihan na lumapit sa gitna. May pag-aalinlangan naman na napatayo si Tito Pidyo. Hindi siya sigurado sa gagawin niya. Nang makalapit na silang lahat sa gitna, ay isa-isa na silang dinasalan ng Latin na dasal ni Caprimo. Pagkatapos, ay isang buhay na manok ang ginilitan nito sa leeg. Sumirit mula sa leeg ng manok ang masaganang dugo. Sinahod naman sa baso ng isang kasapi roon ang dugong nanggagaling sa sugat ng manok. Nakita ni Tito Pidyo iyon at hindi niya alam kung para saan ang dugong iyon. Naisip niyang tama ba ang napasukan niya. Baka satanismo na itong ginagawa niya. Pero sabi sa kanya ni Samuel ay dapat bukal sa loob niyang tanggapin ang basbas ni Caprimo para mabiyayaan siya nito ng swerte. Talagang desidido na siyang pumasok sa kulto. Wala na siyang ibang alam na paraan para maging maayos ang buhay niya. Palagi na lang kasi siyang minamalas. Nung una, ay inatake ng peste ang palayan niya. At nitong nakaraan lang, ay namatayan din siya ng mga alagang manok. At yung iba ay nawawala pa. Hindi niya alam kung ano o sino ang may gawa nun. Wala naman siya sa bayan para i-report sa mga kapulisan ang nangyayaring ito sa kanya. Nang makalahati na ang laman ng baso, ay isa-isa yung pinainom sa kanila.
Una iyong matandang lalaki. Lumagok ito sa baso at mabilis na nilunok ang pulang likidong iyon. Pangalawa yung babae. Walang pag-aalinlangan na lumagok din ito. Ibinigay na sa kanya ang baso at may pag-aalinlangan na gawin ang ginawa ng dalawa niyang kasama. Naamoy niya kasi ang lansa ng likidong iyon. Nanunuot iyon sa kanyang ilong. Amoy pa lamang nito ay parang masusuka na siya, lalo na kung iinumin pa. Agad naman siyang napatingin kay Samuel. Tumango ito na nagpapahiwatig na inumin na daw nito ang laman ng baso. Muli ay tinignan niya ang laman ng baso. Pikit mata niyang nilagok ang laman nito. Nang nasa loob na ng bibig niya, ay naramdaman niya ang lansa nito. Mabilis naman niyang nilunok iyon. Muntik pa nga siyang masuka, pero pilit niyang pinipigilan iyon. Mahigit isang oras din natapos ang seremonya na pag-aanim ni Tio Pidyo. Dinasalan din sila ng Latin na dasal at may inilagay na tato sa batok niya na parang dalawang sungay. Iyon daw ang tanda ng pagiging miyembro ng nasabing kulto. Nang makarating na si Tio Pidyo sa kanyang bahay, ay doon na lamang siya nasuka. Hindi talaga niya masikmura ang ginawa nilang pag-inom ng dugo na galing sa manok. Ewan niya pero parang naging bampira siya. Sinabi naman ni Samuel na huwag daw itong mag-alala dahil ginawa rin daw niya ang mga bagay na ginawa niya nang umanib din siya sa kulto. Ngayon daw ay ganap na siyang miyembro ng nasabing grupo. Sana naman ay swertihin na siya sa ginawa niyang ito. Ilan linggo lang ang lumipas ay nagulat siya nang makita ang magandang tubo ng pananim niya. Dahil doon ay naniwala na siya sa kakayahan ni Caprimo. Ewan niya kung anong salamangka ang gamit nito, pero napakagaling nito. Dalawang beses kada linggo lang silang gumagayak ni Samuel sa kapilya para sumamba kay Caprimo. Minsan ay dinadalan pa nila ito ng prutas at mga buhay na hayop bilang alay kay Caprimo. Isang beses habang papunta sila kay Caprimo, ay napansin nila ang nagkukumpulang mga tao sa hindi kalayuan. Mabilis nilang nilapitan iyon at doon lang nila nalaman kung ano ba ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Isa palang katawan ng tao, nakahandusay sa lupa at wakwakan dyan. Nakalabas na rin ang mga laman loob nito. Nakakahilakbot panoorin ang eksenang iyon. Sino namang matinong tao ang gagawa niyon sa kanyang kapwa-tao? Aswang ang may gawa. Aswang ang may gawa niyon sa kanya. Sigaw ng isang matandang babae. Dahil sa narinig, ay agad na napaisip si Tio Pidyo. Kung aswang ang may gawa niyon dito, ay baka ito rin ang may kagagawan ng pagkawala ng mga alaga niyang manok. Bakit kaya hindi niya agad naisip iyon? Naging usap-usapan sa buong baryo ang nangyari sa lalaki. Sinabi sa kanila ni Caprimo na hindi sila malalapitan ng aswang dahil malakas ang panangga nila rito. Isang malaking medalyon ang isinabit ni Caprimo sa kanyang leeg at gamit iyon ay binasbasan nito ang lahat ng kasapi ng mga kulto. Naniwala naman si Tio Pidyo sa kakayahan ni Caprimo. Alam niyang may kapangyarihan na itong gawing posible ang imposible. Siguro ay sa medalyong iyon ang gagaling ang kapangyarihan niyang iyon. Habang dumaraan ang mga araw, ay mas dumadami pa ang nabibiktima ng mga aswang. Nabahala na si Tio Pidyo sa insidenteng iyon. Kaya kahit na may basbas sila kay Caprimo, ay kailangan pa rin niyang mag-ingat. Araw-araw ay may dala siyang langis na nakalagay sa maliit na bote. Sabi raw kasi ng matatanda, ay bubula raw ang langis sa loob ng bote kapag merong presensya ng aswang sa paligid niya. Isang dapit hapon, habang nangunguha si Tio Pidyo ng panggatong sa gubat, ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng kakaiba. Parang may kunsinong nakatingin sa gawin niya. Mabilis niyang tinapos ang ginagawa at itinali na ang isang bungkus ng panggatong.
Mabibilis ang hakbang siyang umalis sa lugar na iyon. Pero ilang hakbang pa lamang ang nagagawa niya ay napahinto siya. Naramdaman niya kasi na umiinit ang bote na may laman langis sa bewang niya. Nang tingnan niya iyon, ay nagulat siya nang bumubula iyon. Tama nga ang kutob niya. May umaaligid sa kanya. Agad naman siyang naging alerto. Alam niyang nasa paligid lang ang nilalang na iyon. Kinapa niya ang kanyang itak na nakasukbit sa bewang niya at mabilis na hinatak. Kailangan ay maunahan niya ang nilalang na iyon. Mga ilang sandali pa ang inintay niya, ngunit walang umaatake sa kanya. Siguro ay natakot ito na maunahan niya ito. Akma na sana siyang hahakbang nang may isang bagay siyang napansin. Parang pangilang bagay na iyon na kulay itim. Nakadikit iyon sa isang batong nakausli. Agad na kinuha iyon ni Tio Pidyo at tinignan mabuti. Pamilyar sa kanya ang bagay na iyon. Pangil iyon ang kidlat. At isa iyong anting-anting. Magtataglay kasi ng kakaibang bilis ang sinumang tao na magmamay-ari niyon. Mabilis niyang itinago ang anting-anting at mabilis na nilisan ang lugar na iyon. Isang umaga ay pinulong ni Caprimo ang lahat ng kasapi ng kulto. Sinabi nito na dapat ay maging alerto ang mga ito sa oras na dumating ang araw na sasalakay sa kanilang lugar ang mga aswang. Nararamdaman na raw nito ang nalalapit na pagsalakay ng mga aswang sa lugar nila. Natuntun na raw kasi ng mga aswang ang baryo nila. Nagulat si Tio Pidyo sa sinabi nito. Paano naman sila makakalaban kung wala silang sapat na kakayahan na gawin iyon? Pero sinabi ulit ni Caprimo na hindi raw sila masasaktan ng aswang hanggat kasama nila ito. Nagplano sila na gumawa ng mga armas na panlaban sa mga aswang. Kumawa sila ng mga armas katulad ng sibat para kahit papaano ay maipagtanggol man lamang nila ang kanilang sarili laban sa mga aswang. Isang gabi ay hindi makatulog si Tio Pidyo. Parang may kung sinong umaaligid sa kanyang bahay. Dahan-dahan niyang inabot ang itak sa kanyang ulunan at inihanda ang sarili sa kung sino man ang aatake sa kanya. Ilang saglit lang ay may narinig siyang alulong ng aso sa hindi kalayuan. Nanindig ang balahibo niya ng mga oras na yun. Isang malakas na hiyaw ang narinig ni Tio Pidyo. Mabilis siyang lumabas ng kanilang bahay at nakita niya si Caprimo habang hawak ang isang nanghihinang nilalang. Sinabi ni Caprimo na kanina pa rin niya itong namataan na umaaligid sa bahay niya. Kaya bago pa ito makaperwisyo, ay naunahan niya na ito. Sinabi rin ni Caprimo na pinutol daw niya ang dila nito dahil nakita nitong humaba iyon at may balak itong kainin ang laman loob ni Tio Pidyo habang natutulog ito. Binuhay daw nito iyon para makita ng taong bayan bukas kung papaano niya ito sunugin. Kinabukasan ay ganoon na nga ang nangyari. Sa harap ng mga kasapi ng kulto ay sinunog niya ang nasabing aswang. Labis-labis ang paghanga ng mga kasapi kay Caprimo dahil sa ginawa nitong pagliligtas kay Tio Pidyo. Nagpasalamat na rin si Tio Pidyo sa kabayanihan na ginawa nito. Kinagabihan, habang bilog na bilog ang buwan, ay sinalakay ng mga aswang ang kapilya ni Caprimo. Mabilis na pumunta roon si Tio Pidyo para tumulong sa pagpuksa ng mga aswang. Nang dumating si Tio Pidyo, ay isang hindi inaasahang eksena ang kanyang nakita. Nakapako sa isang kahoy na kursang katawan ni Caprimo. Naliligo ito sa sariling dugo at puro sugat ang katawan nito. Buhay pa ito pero parang nahihirapan ng huminga. Isang lalaki ang lumapit kay Caprimo. Ito ba ang sinasamban niyong si Caprimo? Ang itinuturing niyong Diyos? Wala kayong alam tungkol sa pagkatao ng hayop na ito. Binulag niya kayo sa katotohanan.
isang maling desisyon ang pagsama niyo sa kanya. Galit na sabi ng lalaki. Hindi maintindihan ni Tio Pidyo ang nangyayari. Hindi ba't ito ang sinasabi ni Caprimo na pinuno ng mga aswang? Natatandaan pa niya ng araw na pinakita sa kanila ni Caprimo ang litrato ng lalaking ito na sinasabing pinuno ng aswang. Ano na nga ba ang nangyayari? Alam kong naguguluhan kayo sa mga sinasabi ko dahil nagpadala kayo sa kasinungalingan ito. Dinuro niya si Caprimo na noipilit na nilalabanan ng kamatayan. Ngayon ay sasabihin ko sa inyo ang katotohanan na tinago sa inyo ng mahal niyo si Caprimo. Lahat ng mga tao na naroon ay marina na nakikinig sa sinasabi ng naturang lalaki. Ako si Fredo. Isa akong leader ng isang kapatiran. Ang aming misyon ay puksain ang mga salot sa sanlibutan, katulad ng aswang na ito. Tinatawag din ang grupo namin ng mga aswang slayer. Lahat ay nagulat sa revelasyon na sinabi ni Fredo. Totoo kaya ang sinasabi nito labang kay Caprimo? Matagal na naming hinahanap ang hayop na ito. Isa siyang antingerong aswang na ginamit ang kapangyarihan para mabulag kayo sa katotohanan. Ginawa niya kayong sunod-sunuran. Ana pa ng lalaki. Parang sasabog na ang ulo ni Tio Pidyo sa nalaman niya. Ang ibig bang sabihin ay gawa-gawa lang ni Caprimo ang lahat ng ito. Lahat ng sinabi nito sa kanilang mga umanib dito ay pawang kasinungalingan lamang. Matagal na naming sinusubaybayan ang lugar niyo. Nagpapunta pa ako ng kasamahan ko para magmatsyag dito pero sa kasamaang palad, nahuli siya ni Caprimo at sinunog ang katawan. Mas malakas ang anting-anting na taglay ni Caprimo, kaya natalo niya si Lauro. Binaliktad ni Caprimo ang katotohanan at pinalalabas na kami ang mga aswang at kami ang mga kalaban. Pero ang totoo, siya ang leader ng mga aswang. Tinalikuran niya ang lahi niya at bumuo ng sariling kulto at para masolo ang mga taong umaanib sa kanya para gawin niyang pagkain. Pagpapatuloy na kwento ni Caprimo. Ngayon ay malinaw na ang lahat kay Tio Pidyo. Ginamit at inutulang pala sila ni Caprimo. Lahat ay naliwanagan na sa sinabi ni Fredo. Lahat ng kasapi ng kulto ni Caprimo ay galit na galit dito. Ngayon, Diyos pa rin ba ang turing niyo sa hayop na ito? Bulyaw ni Fredo sabay duro kay Caprimo. Sunugin niyo ang taong to bilang ganti sa ginawa sa inyo. Sigaw na utos ni Fredo. Nang sabihin iyon ni Fredo, ay isa-isang naglapitan lahat ng kasapi ng kulto para sunugin ang katawan ni Caprimo. Lahat ay galit at gustong magiganti. Maririnig ang matinis na hiyaw ni Caprimo habang sinusunog ang katawan nito. Walang naawa sa kalagayan nito. Ang lahat ay gusto na pagbayarin nito ang kasalanan nito sa kanila. Habang nasusunog ng buhay si Caprimo, ay lumapit kay Tio Pidyo si Fredo. Nagulat siya sa ginawa nito. Akma na sana siyang susunggaban nito nang mabilis siyang nakailag. Naramdaman na lamang niya ang biglang pag-init ng bote na may laman langis at nang tignan niya iyon ay bumubula ang laman nito. Mabilis siyang napaisip. Isang malaking kasinungalingan lang pala ang sinabi ni Fredo. Ito ang totoong sinungaling. Dahil tama nga si Caprimo, ito ang totoong leader ng mga aswang. Nagkagulo na ang paligid at isa-isa nang inatake ng mga alagad ni Fredo ang mga kasamahan niya. Alam niyang pinlano ni Fredo ang lahat ng ito at palabasin na si Caprimo ang masama. Muli ay inatake siya ni Fredo at muli siyang nakailag. Hindi makapaniwala si Fredo sa kanyang bilis. Alam ni Tio Pidyo na galing sa anting-anting niyang pangil ng kidlat ang kapangyarihan niyang iyon. Mabilis na binunot ni Tio Pidyo ang kanyang itak at
agad niyang tinaga si Predo. Natamaan ito sa kaliwang pisingin nito at lumabas doon ang sariwan dugo. Nang mga sandaling iyon ay nag-iba na ang anyo ni Predo. Naging isang nakakatakot na halimaw. Mapupula ang mga mata at matutulis ang mga ngipin. Naglalaway ito na parang hayop na gustong kumain ng masarap na karne. Sinugod siya ni Predo, pero mabilis ang paggalaw niya at lumipad siya sa likod nito. Isang malakas na sigaw ang pinakawala ni Tio Pidyo, sabay tarak ng itak niya sa likod ni Predo. Mariin niyang inikot ang itak na nakabaon sa likod ni Predo. Agad na tumagos iyon sa tiyan ni Predo at napasigaw na lamang ito sa sakit. Agad na bumulagta ang pinuno ng aswang sa lupa. Nang makita iyon ng mga kasamahang aswang ni Predo, ay agad na umatras sa mga ito at nagsitakas. Napatingin kay Tio Pidyo ang mga kasamahan niya at hindi makapaniwala na napatay niya ang leader ng mga aswang. Nang gabi ding iyon ay inilibing nila si Caprimo at lubos ang panlulumo sa ginawa nila. Humingi sila ng tawad sa mga ginawa nila rito. Nagdesisyon ng mga kasamahan niya na siya na ang gawing pinuno ng kapatiran. Ngunit hindi pumayag si Tio Pidyo. Gusto niya ay maging ordinaryong tao lamang siya na handang lumaban sa kasamaan. At hanggang dito na lang po ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito ay Kilabot ng Misteryo.